day, mga idol! Sa video na ito, magre-review tayo ng cadence sensor na binigay ni Idol Roniel Medrano na may-ari ng Med Spike Accessories. Dalawa kasi binigay ni Shopee. Salamat, Shopee! Kaya inayuda na yung isa sa akin. Salamat, sir! Blast 10 ka sa langit! Matagal ko na rin ninais magkaroon ng cadence sensor para madagdagan yung display data natin habang nagra-ride at masukat kung gaano tayo kabilis pumidal or tinatawag na rotation per minute or RPM. Sa ride na ito, may makakasama tayo mga batang siklista at makikita sa video yung mga diskarte nila. At nakasama din namin yung isa sa mga kabangal brothers na si Kuya Dennis. Bago natin umpisahan, intro muna tayo. Ang unang planong ruta namin ay pupunta doon sa Manlangit Titanic Park sa may barangay Pag-asa. Kaso pagdating namin sa cycle rest, nagkape, chismis konti at yun mataas na ang araw. 7 a.m. pa lang, grabe na yung init. Ang kasama ko sa ride ay sina John, Earl, Roniel at si Sir Edward na first time sumama sa amin. Sa part na ito, kinabit na namin yung cadence sensor at nadidetect naman ng XOSS cyclo computer. Yung naka-red blue jersey sa kanan, yan po si Sir Dennis Kabangal, nakasabay namin sa pag-uwi ng Jensen. Ito na yung mga batang malakas din kung pumidal. Sinasabihan namin na sila mag-trampo. Hindi naman kami nag-usap na magre-race. Ang usapan lang talaga, sila magdala or magtrangko kasi sa oras na yan, medyo malakas ang hangin. Kaso parang instinct na talaga, ito ang mangyayari. So far, okay pa yung cadence sensor. Pansinin nyo yung RPM data. Sa unang tingin, parang normal lang yung nilalabas ni XOSS sensor or SOX ba yan? Pero in real time, walang data lumalabas sa cyclometer. Parang hinahanap ni cyclometer ang sensor, di niya nadidetect or parang searching device. Chinek ko sa Strava, nag-stuck ako sa 96. Ang tindi ng kargahan ng mga bata, 39, 40, at pinipilit natin dumikit sa kanila kasi pag kumalas tayo, mahihirapan tayo lalo na pag malakas ang hangin.
sa part ko napansin na walang reading yung cadence ko. Kaya sinubukan ko siyang i-reconnect. Pinipindot ko pa yung cyclometer para bumalik sa dati. Sa part na ito, tumira na ang bata. At sumunod na din si Sir Dennis. Sa part na ito, biglang nag-reconnect yung cadence sensor. Una, akala namin baka yung battery ang may problema. Pero nang pinalitan namin at nag-road test kami, sa umpisa okay pa, pero after 30 minutes nawawala yung connection from sensor to cyclometer. Tingnan nyo yung multi-cup na blue. Parang may siklista sa likod. Sino kaya yon? Si Sir Dennis pala yon, at gumamit na ng pinagbabawal na teknik. Dito na part, medyo malakas ang hangin at sinusubukan ko ako ang magtrangko. Dahil kasama ko si Sir John, pinipilit kong hinaan yung pace namin para hindi na makahabol yung mga bata. Napansin siguro ng mga bata na humihina yung takbo namin, kaya siguro kinargahan na nila. Thank you.
maganda din diskarte nila. Hindi ilang isa ang kumakarga. Bubuka yung nasa unahan tapos papasok yung pangalawa. Pinilit ko mag-overtake at kinargahan ko na ng todo para makadikit kay Sir John. Ang lakas na ng hangin sa part na yan at tinamaan ako ng laspag. Konti na lang sana. Kaso, nung pagliko ng tricycle, biglang tumira si Sir John. At nahirapan na ako maghabol. Paglingon ko sa likod, marating na yung mga bata. At nakarecover naman tayo ng konti, kaya pinilit natin kinargahan ulit. Laspag na talaga. Nag-overtake na yung mga bata. At sinubukan ko na lang na makadikit sa likod nila. At dito na ako kumalas. Kinargahan na nila ng todo. Shoutout pala dun sa tatlong bata na kasama namin pag-uwi. Ipagpatuloy nyo lang. Lalakas pa kayo lalo.